Hello mga ka-hunting. Meron po tayo dito ng ating na isang lumang santo, mga pre-war na Christ the King. Po yung nasa side ko, ang Christ the King. I-review natin. Usually ito ginagamit ng mga ninuno hanggang mula noon hanggang ngayon. Ang kagandahan kasi sa mga kahoy na lumang santo, matibay, tumatagal talaga. At nalalaman mo ang patina na ito. Andi dito pa rin ang patina niya, hindi ginalaw. May missing lang siya na daliri. Usually sa mga santo ay mga luma. Kundi kamay ang wala. Minsan sira yung paa. Kamay nawawala. Yan, inulit ko na naman. Ito yung mga ginagamit ng mga Pinoy. Mula noon hanggang ngayon, lumang gamit kung tawagin natin. Ang Christ the King, isa sa mga paborito ng mga Pinoy. Lalo na itong kentok ganda. Minsan lang kasi, pangalawa ko na lang ganito eh, pero iba yung design. Tingnan natin yung sukat. Mula sa base, ito yung lumang base talaga. So, ito, titingnan natin. Nasa 20 inches. Pero kung tagos hanggang din sa pinaka next na base, nasa 26 inches. So, makikita naman. Makikita naman yung kamay ko kung gano'ng alaki. Luma po to at hindi ginalaw. Hindi pininturahan. Talagang stock talaga yan. So, yung mga iba pang details, papakita ko sa inyo by video po. Itan. Yan po yung malapitan. So, makikita nyo yung mukha. Kung gaano maganda. Yan. Yan, maganda siya. Dali po na natin sa pagkita. So, yan yung daliri. So, meron siyang missing. Okay, detalyado talaga. Ayan sa inyo, maalam mo kung gaano katagal ng santo na ito. Lapit ko na para lang makita nyo at mapansin. Ito natin. Ayan. Mas malapit. Much better. Tunay na luma. Batikulin po. Usually sa mga lumang santo ay batikulin ang ginagamit nila. Kahit panahon pa ng Kastila, batikulin din. Kasi yun yung malambot ang ginagamit nila. So, panglapitan pa natin. Ayan. Ayan, text sa lapit na yan, oh. Diba? Ang detali. Oh. Padis kayo dyan. Tingnan po ng pansin talaga. Kita mo gano'ng ka-primitive talaga ang santo na ito.